Guys, nagkakakilala kami ng asawa ko. Ay, wait lang guys. Kumakain pala kami ngayon guys. Kain tayo. Paano nga lang tayo nakakilala, be? Hi guys! Welcome back again sa aming channel. Guys, ngayong gabi, or sa video ito, ang topic po natin is, or ang pag-usapan po natin is, kung paano kami nagkakilala ng asawa ko. Yes. Paano malaman nyo ang love story? Para malaman nyo na guys, i-reveal na talaga namin kung ano yung totoo. At masabi mo na sa kanila dati. Oo, bakit? Takot ka? Hindi. Masabi mo na sa kanila ba? Introduction. Ang introduction natin, ipapakilala natin sa kanila or ipapaalam natin sa kanila kung paano tayo nag-view. Kaya nga. Sabi mo, i-reveal eh. Kasi, yung iba, diba guys, napanood naman sa Facebook ko, like yung kapatid ko, family ko, so, dahil. Pero yung mga hindi pa alam, malalaman nyo na guys. Eto. Ready? 1, 2, 3. Paano ba yung tayo nagkakilala, ba? Alam ko lang. A few moments later. Guys, nagkakakilala kami ng asawa ko. Ay, wait lang guys. Kumakain pala kami ngayon guys. Kain tayo. Paano nga lang tayo nakakilala, be? Facebook. Sa Facebook. Diba guys? Nag-cross ang landas dahil... Alam, mag-Facebook na rin kayo. Para makilala ninyong someone nyo. Charot. Hindi, actually, totoo po talaga sa Facebook kami nagkakilala. Dahil, nung nasa Manila pa lang ako, minessage niya ako. Pero bago niya ako minessage... Pray ka na. Ay, mag-pray pa pala kami. Wait lang, guys. Dahil, guys, kaya niya ako minessage. Dahil... Yung friend ng kapatid ko, kasama niya sa barko. Actually, seaman siya, guys. So, seaman ako dati. Seaman. Mga seaman. Seaman. yun po. Minessage niya ako dahil sinabihan siya ng friend ng kapatid ko na... sino ba yun ba? Gerald. Si Gerald. So, nandahil sa kasama niya, nagkakilala kami. And doon na nag-start yung communication namin. Dahan-dahan, knowing each other. And then, hanggang nagkasama na kami dito. 3 days lang. 3 days ka dyan. 3 days lang yun. Napasagot ko na si Rona. Kasi that time, nasa Singapore siya. Yung biyahe nila is from Singapore. Hindi ah, China. Ay, from China to Singapore. To Singapore. Singapore to India. Tapos, Singapore to India. Nung nakarating na siya na sila ng Singapore, doon ko na siya sinagot. Hindi ah, doon pa lang sa China. Paalis. Sa China pa pala. Paalis pa lang. Kasi saglit lang sila sa Singapore dahil nag, ano lang sila ng gas. Di ba, be? Nagkarga. Maalala ko pa. Bunkering. Tapos, ako that time nasa Manila, kina Ate Seljian. Hi Ate Seljian! Shout out to Ate Ann, kay Samantha, and kay Ate Lara, and children. Tapos, October yun, di ba be? October lang. Yung nagkakaano tayo, kakilalahan na sa Facebook. October 18. October ba? Oo, tapos November. October yun! Nakalimutan mo naman!
December ata yun. October. Kasi 3 months ako sa Manila, September ako dumating. Bago lang pa ako dun. Tapos, ito lang ang 2015 po yun. Tapos, 3 days lang. Oh guys, masagot si Rona. 2015. Pag, so ano ba ngayon? Kung walang Facebook, walang internet sa ano, sa gitna ng dagat, may email. Oh guys. Email kami. Nag-email lang siya. Agaga. Nakapila okay yan. Okay na rin yung guys kasi walang communication, 'di ba? Tapos ilang months sila sa barko, walang communication. Meron. Kaya nga email eh. Kaya nga mas okay na yung may email. Kesa sa wala. Kasi yung iba, hindi daw wala daw communication. Pero sa amin, meron. Tapos may ano pa, tawag, satellite. Tapos, but from 2015, until nung umuwi siya, hindi pa yun kami nagkakita. Ay, nakikita. Hindi pa kasi ayaw niya. Natakot. Oh, takot ako guys kasi ayaw ko yung alam niyo na may history na ako na ano tapos dagdagan pa. Gusto ko pa makita sana yung slim pa si Rona ba? Payat naman ako nung pumunta ako dito nung first tsaka nung nagkita tayo. Yeah, mataba ka na nun? Hindi ah, payat ako. Kaya mo yung mga pictures payat. Sabi na mga kasama ko hindi. Kaya nung unang kita namin, napatanong ako sino na ba to? Hindi kaya. Iba eh. Payat ako doon. Anong tapos? 2016 tayo doon kita, di ba? Ha? 2016? Ay hindi, mali guys. 2014 ng October, doon kami nag-start ng boyfriend and girlfriend. And then long distance yun. Long distance yun. For 2 years namin tinis yun guys. So for 2 years siyempre expected nyo na mahirap talaga. Kaya maraming alam nyo na ups and downs. Tapos hindi pa nagkita, no? Tapos 2016 umuwi ako. First time namin nagkakilala in personal sa airport. Tapos guys sa airport. Tapos doon na yung nangyari yung ano, proposal. Tapos yung time na yun, hilong-hilo ako guys sa aeroplano. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa ano ko, sa chan, dahil acidic ako. So nung paglapag ng aeroplano, hilong-hilo ako. Tamang-tama din na magkikita kami. Nahihiya ako sa umpisa dahil putlang-putla ako. Sure na. Kain lang pala yung katapat. Pakita mo yung picture niya sa kanila yung nung meron tayo nagkita. Oh guys, ito yung picture namin. Yung first namin na nagkita kami. Ito ako, diba? Paalis pa lang ito. Ito yung picture ko nung paalis pa lang ako. Yan. Nakasombrero pa siya dyan. Naka all white sa taas kami si. And then, magpakasal kami. Di pa. Pumunta pa kami ng hindi pa yun. Manila. Alam mo, punta mo pa. Ay. Hindi pala. Yun na pala yun. Yun na. Kaya ako nag-request ng vacation. Hindi. Actually, yung contract ko kasi is 2 years yun dapat. From 2015 to 2017. Umuwi ako ng 2016 para magpapakasal.
So, yun. Ano yun? God's favor talaga yun. Kasi, nung nasa airport na kami, kalimutan ko dalhin yung ano, marriage is ano. Hindi. Ano yun? Ang pinaka worst is, time na yun, hindi ko alam guys, na yung day na yun, kasi nag-church pa yun ako eh. Yung day na yun, pag-uwi ko ng church, nasa bahay na ako, matutulog pa sana ako. Hindi ko alam, yung day na yon dapat pala alis na ako. Kasi yung flight ko, yung araw na yon. Buti na lang, ni-remind niya ako. Kung hindi, sayang goodbye yung binukong napuntang Pinas at saka yung vacation na kinuha ko. Di ba, babe? Kalain mo, masasayang na yung pamasahe. Ba't kaya ganun? Pero... Na ano niya? Siguro na-excite lang ako. Hindi ah. Na ano siya? Nalito siya sa 11 p.m. at saka 11 o'clock. Buti na lang. Si Ate Yoli nag-help. Hi, Ate Yoli, shout out po sa'yo. At 11 o'clock sa military time. 2300. Karumit ko kasi Ate Yoli. Ang 11 a.m. naman, 11 yan sa umaga. 2300 flight niya. 11 o'clock. So, kala niya, 11 ng umaga. 2300 yun eh. O, di alas 11 ng gabi. Tapos, morning pa lang, nire-remind ako ni Ate Yoli na anong oras yung flight ko. Ang sinasagot ko sa kanya is, bukas pa yun Ate Yoli ng gabi. Dead ma. Tapos yun na, umalis na ako pumunta ng church. Tapos nung pag-uwi ko na naman, tinanong na naman ni Ate Yoli. Sinabi ko naman sa kanya, bukas pa yun Ate Yoli. Tapos yung second na is, binessage ako ng asawa ko sa Facebook. Kung ano ba talaga yung flight ko. Alas 11 nga, pero ang date, tama-tama, ano Sunday yun, o, tuloy. Wala siya, hindi siya nakapahinga. Kaya pag punta niya pili, wala siya. Ano siya, salungilo. Tapos ganun nasa airport na kami, doon, kumain kami. Thanks God na wala yung hilo ko. Gutom lang siguro ako, Diyos. Tapos, nun, dun na. Sinundo niya kasi ako, tapos... Dun yung first kiss namin. Airport. Nalikan yung son. Bakit mo sinabi? Dun na, yun yung mga first time dun. Oo guys, sa airport. Yung first kiss namin. Charles. Tapos, yun nga, umuwi na kami sa bahay nila. Hindi ah, sa in-law yun. Kung saan nakatira nga pala ito? Sa kapatid niya pala. Nag-rent dapat kami. Eh hindi, nag-rent tayo noon. Nag-rent kami pala. Apartment. Tapos nung second is doon na kami sa kanila nag-stay. Yung second ko na-uwi, guys. So, guys, yung mga wala pang partner dyan, mag-Facebook na kayo. Nire-recommend ko sa inyo yung Facebook. Actually, hindi naman siguro lahat ay successful. Pag nakakilala through online or kung ano pang social site. But, isasabayan nyo na lang ng prayer, guys. Kung para sa inyo talaga. And, yun na, after that one, bumalik ko ulit dito, tapos umuwi na naman ako. And then, nung pag-uwi ko is, sabay na kami bumalik dito, dahil hindi na siya nagbarko. Ako na ang magbabarko. Joke lang. Hindi, totoo guys, hindi na siya nagbabarko. Sabay kami dito sa ospital na pinagtrabahuan namin sa Riyadh. And dito na rin ako ng anak. And 2 years na ang aming baby, si Baby Anaya, sa March. And we hope na... and we pray na
magkaroon pa ng maraming blessings sa aming pagsasama along the way. And keep always in mind pag nagkaka-family na kayo, lagi niyong tandaan na si God yung center sa inyong life. Dahil siya yung master. Siya lang yung may alam kung ano mangyari sa atin. Oh, center. Sa simula, sa center, at saka sa dulo. Yes, guys. Totoo yun. Kasi bago kami nagkilala ni Rona, nasa barko po lang ako. Nag-pray ako sa Panginoon na bigyan ako ng partner na ang pangalan Rona. Tamang-tama. Oh guys, nag-wish daw siya guys. Kaibigan na ang kasama ko sa barko ay kakilala na Rona ang pangalan. Nag-wish ka ba yun ba yun? Oo, nag-pray pala siya. Kaya na nagsimula nun. Okay. Tapos mong tama, Rona ang pangalan. Hindi ko pa sana siya titingnan. Kasi baka ano. Alam mo na. Na ano? Ay, by the way baka, guys. Baka ano lang. Ang itsura ba? Hindi kami magkapareho ng place. Sa Mindanao ako, nasa Visayas siya. Parte ng Visayas sa Bacolod and ako naman sa Zamboanga City. Hi mga taga Zamboanga City! Shout out sa inyong lahat dyan! And sa Bacolod, sa aming family po, shout out din kay mga Vicky, kay Papa Ransom. Happy birthday, Papa Ransom! And sa aking father, happy birthday, Papa! February 29, pero walang 29, I think. Excuse me. Ay, Papa Ransom is February 17! Tapos, ano pa ba yun? Ano pa gusto nyo malaman sa amin guys? Mag-comment na lang kayo sa video nito. Sa susunod is, sasagutin namin lahat ang iyong mga tanong. And Hanaya, hi! Yes, sumali na siya sa vlog. And hindi ka pwede, Anaya, dahil ang children is sa COPA ngayon, nakakaroon ng bagong policy. Okay guys, hanggang dito na lang muna ang aming video. Marami pa kayong malalaman sa amin guys. Sa ngayon, ito lang muna. And nga pala, sa susunod na video is ang pag-usapan natin guys. Abagan nyo na lang. Magbablog ako. Well, nagme-make up pero yung salita ko is yung salita namin na Chabacano or broken Spanish. Okay guys, thank you for watching. Ay, wait. By the way guys, kung bago po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. And thank you for watching. See you on our next vlog. Bye!